Isang malupit na araw mga pogi, narito ulit si Kapitan Sayote para sa isa na namang churi-chori nomi o mga kwentuhan sa One Piece. Ngayon ay pag-usapan natin kung ano ang mga kahinaan ni Kaido. Pero bago yan, ay mag-intro muna tayo. Narito ang mga limang kahinaan ni Kaido na ipinakita na sa One Piece. Bilang isang yonko sa One Piece ay kilala rin si Kaido bilang isang mapanganib na karakter. Kahit na siya ay may pinakamataas na bounty sa mga natitirang mga pirata ay hindi pa rin siya perpekto. Mayroon pa rin siyang mga kahinaan na ipinakita na hanggang sa chapter 991. Siyempre, ang ibig kong sabihin ay hindi lamang sa mga sea stones at ang karagatan na karaniwang kahinaan ng mga devil fruit users. Kaya't narito na ang mga limang kahinaan ni Kaido. Ang kanyang dragon form ay nahihirapang makipaglaban sa mga maliliksing mga kaaway. Ang dragon form ni Kaido ay isang malaking banta sa mga kaaway sa battlefield. Maari mong isipin na maari siyang maglakad sa kalangitan sa tulong ng kanyang mga ulap pagkatapos ay sisirain ang isang kalipunan ng mga barko at kuta ng mga kaaway gamit ang kanyang boro breath. Gayunpaman, ang form na ito ay nararamdaman na may problema kapag ginamit sa kalaban na maliksi at mabilis, lalo na kung makakalapit sa kanya ang kanyang kalaban. Ang mga 9 Red Scabbards, si Oden at si Luffy ay kayang iwasan ang mga pag-atake ni Kaido gamit ang kanyang dragon form at pagkatapos ay kayang atakihin na si Kaido. Sa katunayan, ang anyong tao ni Kaido na may istilong Raimei Haki ay nararamdaman na mas mapanganib kaysa sa kanyang dragon form. Pangalawa naman ay ang kanyang kumpiyansa o confidence na masyadong mataas. Sa totoo lang, natural lamang na may mataas na kumpiyansa sa sarili si Kaido. Isa siya sa pinakamalakas na nilalang sa One Piece ngayon. Ngunit 20 taon na ang nakalilipas, tila minaliit ni Kaido si Kusuki Oden sa mga duel niya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung hindi siya noon ginambala ni Kurosumi Higurashi. Kahit na 20 taon na ang lumipas, mukhang mayroon pa ring labis na paniniwala si Kaido sa kanyang sarili. Sa ngayon, si Kaido ay may isang matigas na katawan, kaya't kahit minsan napabaya siya sa kanyang sarili, ay kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga pag-aatake sa kanya ng kanyang mga kaaway. Magkagayon man, ang kahinaan na ito ay maaring magdulot sa kaaway ng ilang paunang pagwelga sa kanya. Pangatlo ay ang kanyang dragon at human form ay maaring masugatan ng Ryuwo. Nabigo ang pag-atake ni Luffy gamit ang kanyang Gear 4 upang saktan itong si Kaido. Gayunpaman, maaaring saktan ng mga Ryuwo users ang parehong katawan ni Kaido kapag siya ay nasa dragon o kaya nasa anyong tao. Ito ay nakita mula ng sagutin ni Oden si Kaido noong nakaraan. Bukod doon, nang unang umatake ang mga 9 Red Scabbards kay Kaido, nakita natin na si Kinemon at Okiku ay kayang mapenetrate ang katawan ni Kaido kahit na ang mga sugat na dulot ng mga atake nila ay mga minor lamang. Dahil natutunan na rin ni Luffy ang Ryuwo, ay kaya na niyang makipagsabayan kay Kaido. At sa susunod ay makikita na natin na successful na ang kanyang mga pag-atake kay Kaido. Ngunit malamang ay malalampasan rin ito ni Kaido kung gagamitin niya ang kanyang Zoan hybrid form. Siguro ang problema ay hindi niya gagamitin ang kanyang hybrid form hanggang sa chapter 991 kahit papaano. Ang pang-apat naman ay mayroon pa rin siyang trauma sa pag-atake noon sa kanya ni Oden. Ang mga peklat ni Kaido ay hindi lamang isang art sa kanyang katawan. Ang peklat ay tila nagpapahiwatig din na si Kaido ay mayroon pa ring uri ng trauma mula sa pag-atake noon ni Oden. Dahil may mga sitwasyon na parang nararamdaman pa rin niya ang mga sakit ng mga pag-atake noon sa kanya ni Kusuki Oden. Nakita ito mula ng salakayin ng mga 9 Red Scabbards si Kaido nang magsimula ang labanan sa Onigashima. Siyempre, tila ay pinapahiwatig din ito na ang crosscar ay may potensyal na maging kahinaan ni Kaido na magagamit ng mga 9 Red Scabbards maging si Luffy at ni Zoro sa mga huling eksena sa Onigashima War. At ang panglima naman ay ang kanyang sobrang kalasingan. Makikita natin na ang sobrang kalasingan ni Kaido ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang mga kaaway na saktan siya bago pa siya maging handa sa labanan. Hindi natin alam ang kadahilanan kung bakit gustong-gustong maglasing nitong si Kaido. Nakita natin ito ng labanan ni Luffy si Kaido sa unang pagkakataon. Sa oras na iyon, ang kuri ay nasira dahil sa kanyang kalasingan. Nakita natin na ilang beses sinuntok ni Luffy itong si Kaido bago pa siya naging isang dragon. Sa kabutihang palad para kay Kaido, sa oras na iyon, hindi pa marunong si Luffy na gamitin ang Ryuwo.
kaya't hindi naramdaman ni Kaido ang mga pag-atake nitong si Luffy. Maliban dito, ang sobrang kalasingan ni Kaido ay naghahadlang upang gamitin ang Kenbunshoku Haki. Hindi pa rin naman malinaw kung si Kaido nga ay mayroong Kenbunshoku Haki o wala. Ngunit kahit na mayroon nitong si Kaido, kung siya ay lasing ay hindi niya ito magagamit ng epektibo. At iyon lamang guys ang mga limang kahinaan ni Kaido na napakita na sa One Piece ngayon. Sa ngayon, nagawa ni Kaido na mapagtagumpayan ang mga kahinaan na iyon sa kanyang matigas na katawan na maaring tumagal ng maraming mga hits laban sa kanyang mga kaaway nang walang anumang problema. Ngunit kung isang araw ang isang kaaway na may mataas na antas ng Ryuwo ay maaring makalusot na sa kanyang katawan. Kung gayon, ang mga kahinaan ito ay maaring maging isang seryosong problema. Siyempre, marahil sa chapter 993 o mas latest pa, marahil ay makikita natin kung paano makikitungo itong si Kaido sa mga kahinaan na ito. Kaya't abangan natin yan. Kaya't ano pa sa tingin nyo guys ang mga kahinaan ni Kaido na hindi ko pa nasabi? Kaya't mag-comment lamang kayo sa baba at ating pag-uusapan. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much mga pogi. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, subscribe na sa Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.